Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Hindi pa rin matapos-tapos itong problema itong sa Bucor. Itong headed by Bucor Chief Katapang. Ito naman yung tungkol kay sa pag-escape ni Katarua, no? So, ininvestigahan na ni-reenact again, okay? Ni-reenact nitong si Katarua kung ano yung ginawa niya, kung papaano niya nakalabas o naka-escape sa New Bilibid prison. Okay, ipinakita niya sa mga senador, no? At ilan sa mga senador hindi kumbinsido, no, na sa kanyang explanation o kanyang reenactment, no? Dahil dito nagre-react tayo, no? Kasi paiba-iba kasi yung script ni Katapang tungkol dito, no? Hanggang ngayon hindi pa rin ito ma-solve, matapos-tapos. Nung una si Katapang sabi niya yung unang script niya imposible raw makatakas itong si Katarua kasi mahigpit raw ang seguridad diyan sa New Bilibid. Oh. Nagkamali siya. Binago niya ang kanyang script kasi natagpuan pa lang buhay itong si Katarua sa labas ng New Bilibid. Kasi yung pautot nila, sabi nila, hindi raw naka-escape kundi siguro tinago raw si Katarua sa loob ng New Bilibid at ito ay kinuha ang kanyang buhay at tinago raw siguro sa septic tank. Kaya nga nag-investigate, hinukay yung septic tank, hindi naman nakita yung bangkay kung ano dyan hanggang nakita sa labas itong si Katarua. Ngayon na nakita na si Katarua, iba na naman ang script ni Katapang. Sabi niya, may mga gwardiya daw na pinalabas itong si Katarua. Yan na naman ang kanyang script. Kasi pilit siyang sinisiraan itong si Bucor Chief Katapang. Pina-escape, ha? Hinayaang makalabas. Yan ang kanyang script. Ngayon, na itong si Katarua ay nire-enact niya kung paano niya nakalabas sa harap ng mga senador. Ngayon naman, iba na naman ang script ni Katapang. Binidyo yan ng media, no? Talagang nakapasok. Nakapasok sa ilalim ng truck itong si Katarua, no? Sa basing sa aking analysis, sa aking reaction doon, talagang maka-escape si Katarua kung hindi masyadong i-check, no? Kung relax lang ang pag-check sa ilalim ng truck. Hindi talaga makita si Katarua. Ngayon, ang script ni Katapang ganito na naman. Nalusutan kami. So ano ba talaga ang script mo? Wala kang paninindigan, Bucor Chief Katapang. Ha? Una, sabi mo, mahigpit ang seguridad, imposibleng makalabas. Kinuha ang buhay nito, siguro tinago. Pangalawang script mo, pina-escape yan. Hinayaan yang na makatakas si Katarua kasi sinisiraan ako. Yun ang pangalawang script mo. Pangatlong script mo, Katapang. Nakalusot. Nakalusot siya. Nadali kami doon. Ano ba talaga? Sa simula pa lang, dapat umamin ka na talagang nakataka sila dahil sa inyong relax lang kayo eh. Kaya nakatakas itong si Katarua eh. Naisahan kayo. Yan ang termo. Naisahan talaga. Ayaw mo kasing umamin. Kayo umamin na ngayon kayo. Kasi ipinakita na sa inyo ni Katarua. Ha? Napahiya ka na naman ngayon, General Katapang. Dahil dito sa investigasyon na ito, no? Opinion ko ito, sana tanggalin na lang itong si Katapang. Kung hindi pa ito nadidetect ng Senado, no? Bakit nandyan pa si Katapang? Klarong-klaro na si Katapang dyan, hindi siya masyadong stricto. Higpitan mo pa. Di ba? So yan ang
ipapakita ko sa inyong balita na ito. Binalita ito ng News 5, ipapakita ko sa inyo itong video na yan at magre-react pa tayo. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan i-react, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, follow, subscribe Donmar TV. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, itong ating coffee. Oh, bumili ako sa Overdose. Sa mga audience ko sa Dumaguete City, you can visit Overdose Coffee near Filtras Bank, Siliman Avenue. Okay, try nyo ang kanilang cold coffee. Ito, cold coffee ito. Meron din silang hot coffee at nagsiserve rin sila ng mga cakes. Okay? So, without further ado, ating papanoorin itong balita na ito at mag-react tayo. Play. Pinakita ni Bilibid inmate Michael Cataroja kung paano siya nakatakas sa maximum security compound. Pero hindi naman kumbinsido ang ilang senador sa kwento ng preso. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Sa harap ng mga senador at opisyal ng Bureau of Corrections, ipinakita ni Michael Angelo Cataroja kung paano siya nakatakas sa Nubilibid Prison. Ang dahilan niya sa pagtakas na isang linggong pinagplanuhan. Sa reenactment, isang truck ng basura ang ipinarada sa loob ng maximum compound sa eksaktong lugar nito noong July 7. Nakatayo sa gilid si Cataroja na tumutulong daw sa paghahakot ng basura. Pero pagdaan ng isang sasakyan, sinamantala niya ito para mabilis na gumapang at lumusot sa ilalim ng... No. Okay na, ito yung reaction ko dyan. No? Magaling. Mabuting pagka-reenact ni Cataroja na ako as a dancer ha, para sa akin, totoo na ganito ang ginawa niya nang nakatakas siya. Kasi ano eh, mabilis na siya, alam na niya kung papaano. Kitang-kita ha, hindi ko lang nakita na nagsastruggle siya na pumasok siya sa loob. So sabi ko, ganito ang pagtakas niya. Dump truck. Ilang segundo lang, nakasiksik na siya sa loob ng truck. Sa pagpapatuloy ng reenactment, dumaan ang truck sa inspeksyon sa gate. Nakalusot si Cataroja sa mga gwardya at bumaba lang siya nang makalabas na ang truck sa bilibid. Pero nang i-check ang truck kanina gamit ang salamin, nakita naman si Cataroja dahil sa suot niyang orange t-shirt. Oh, ito yung rason ng mga senador na hindi sila maniniwala kasi nung chinek ng mirror sa ilalim, nakita yung orange. Oh. Kaya hindi kayo naniniwala. Pero para sa akin, posible on this day, on that time sa pagtakas ni Cataroja, siguro relax yung mga gwardya doon. Siguro hindi nila chinek. Nagkataon na hindi chinek at doon si Cataroja nagkatago, yan naka-escape. O, sinong i-blame dyan? Walang iba kundi si Katapang. Bakit hindi mo higpitan, sir, ang mga instructions ninyo na mag-double check ang mga gwardya ninyo sa mga ganitong klaseng bagay? Diba? So ikaw pa rin ang sisisihin dyan. Kasi nung panahon ni General Bantag, for sure na mga ganitong bagay, i-chine-check ito. Gusto ba kayo ka dyan, hindi ka pa nakahubad? Nakala ko sa kuya pa eh. Ayun, so hindi siya naghubad noon nandito. Ikita kasi sa lamin. Aminado si Katapang, naisahan sila ni Cataroja. Yan ang script niya ngayon, naisahan sila. Pabago-bago. Pwede makita kung masinsin, kung talagang dapat siguro ngayon. Oh, ngayon, umamin ka na. Noon, ayaw mong umamin kasi sabi mo, mahigpit. Oh. Magaling yung mga tauhan mo. Hindi yan, walang makatakas sa iyong pamumuno. O ngayon, may nakatakas. Hindi lang yung salamin. Kailangan mismo yung mga gwardya sisilip na rin. Pupunta sa ilalim. Bakit hindi mo sasabihin yan sa kanila?
Medyo naisahan tayo doon. Naisahan tayo doon. Umamin ka na ngayon. Noon, ayaw mong umamin. Walang sumilip sa ilalim. Kasi ma-pride kang tao eh. Relieved na ang mga gwardyang napuslitan ni Cataroha. Pero tuloy ang investigasyon ng Board of Inquiry. Bukod sa reenactment, humarap din si Cataroha sa Senado. Sabi ni Senator Robin Padilla, dapat sampahan rin ang reklamo ang kumupkup kay Cataroha. Kapasal, makasal. Kaalari ko po. Wala mo sumuko kaya na court ko. Ah, magsusuko ka na? Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa'yo kasi kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo? Huwag mo akong bulahin dahil kakampi. Kasi ano eh, gusto niyang tumakas dahil natatakot na siya sa loob. Okay? Kasi yan yung palusot niya eh, ni Cataroha. Tumakas siya kasi mainit na raw sa loob ng kulungan. Maraming galit sa kanya at natakot siya para sa kanyang buhay. So ngayon, nanibalik siya doon. O paano na yan? Magkakamuli tayo, pare. Natandaan mo yun. Kosa, ha? Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Sa gitna rin ng pagdinig, nanawagan si Cataroha dahil sa umamay banta sa kanyang buhay. Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Yari po sila kakanya. Ha? Yari po sila kakanya. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni Katapang kakausapin niya ang mga pangkat sa loob ng bilibid. Ang hihilingin ko sa lahat ng mga pangkat at lahat ng mga PDL, wag na wag kang gagalawin dahil sa kahit nagkamali ka, kailangan buhay ka, hindi ka sasaktan. Yan nga, gusto ko mahinto na yung mga tawag nila, takal eh, yung punishment. Ayon naman kay Sir... Ito yung aking opinion ha. Itong si Katapang, ha, siguro ha, analysis ko lang ito, hindi masyadong strict. Hindi kagaya ni Bantag noon. Kailangan tayo ng isang leader o bucor chief na matatakot lahat yung mga preso. Eh, sa body language pa lang nitong si Katapang, parang hindi kinakatakutan eh. So, kaya yung mga preso diyan sa loob, eh, nag-aabuso na. Sir Tolentino, tinitingnan na nila kung sino ang may pagkukulang, kaya nakatakas si Cataroha. Sino may pagkukulang? Walang iba, kundi si Katapang. Din ang usap-usap. Yun ang aking opinion, okay? Iwan ko sa inyo. Na meron pang ibang mga presong nakapuslit palabas. Nagbabalita mula sa frontline. Okay, so yan ang balita. So, yan, nakareact tayo. Comment, react kayo. Anong masasabi nyo dyan sa pamumuno ni Bucor Chief Katapang sa loob ng Bucor? Satisfied ba kayo? Anong masasabi nyo sa pabago-bagong statement ni Katapang tungkol dito? At anong masasabi nyo na hindi naniniwala yung Senado? Ilan sa ating mga senador hindi naniniwala kung paano tumakas the reenactment of Cataroha? Okay? Comment, react, pag-usapan natin yan sa comment section. Usap-usap tayo dyan. So, i-like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, have a great day and God bless inyong lahat.